John 14, 1 to 14. Let me read to you. Mahaba yan, pero we have to read. Let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. And you know the way to where I am going. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Nagsasalita po dyan ang ating Panginoong Jesus. And if you had known me, you would have known my Father also. From now on, you do know him and have seen him. Philip said to him, Lord, show us the Father. Ang kulit talaga ng mga disipulong to. Lord, show us the Father. And it is enough for us. Jesus said to him, Have I been with you so long, and you still do not know me? Philip, whoever has seen me has seen the Father. How can you say, Show us the Father? Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does his work. Believe me that I am in the Father, and the Father is in me. Or else, believe on account of the works themselves. Yung mga miracles niya. Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do. And greater works than this will he do, because I am going to the Father. Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Ang nagsasalita po dyan ang ating Panginoong Jesus. The Lord Jesus Christ Himself. And the title of our sermon, Like Father, Like Son. Now before I proceed, mga kapatid, I would like to, gusto mo magbigay ng konting brief. Summary or a brief background nung nangyari sa chapter na yon, sa unang chapter na yon, no? Ito yung point na malapit ng ma-crucify ang ating Panginoon. This was Thursday, according sa Matthew Logans. This was Thursday night sa upper room. Nangyari. Because kinabukasan, yun na po yung crucifixion niya ng ating Panginoon. So, on that day, or on that night, nakikitang-kita sa mga disipulo na nagugulumihanan na sila, nag-worry sa ano bang nangyari. Ba't ganyan sinasabi ng ating Panginoon? I'm leaving. Ba, lagi niya. Kahit umatras kayo ng konti ng chapter, yun pa rin sinasabi ng ating Panginoon, I'm leaving. Sabi niya ganun. Kasi ito yung mga last days kung saan yun nga, i-crucify ng ating Panginoon. So they are worried. And that is why the Lord Jesus Christ at this point is giving them the comfort, the assurance of heaven and the promises on that night. At yun nga po yung mga sinabi niya kanina. Ang nakita niyo, how he gave comfort. And the very first na words na sinabi niya, nagbigay siya ng comfort. And all the rest are promises. The rest are promises. Diba? Napakaganda at napakagaling ng ginawa ng ating Panginoon. Precise lagi ang ginagawa, ang pagkilos ng ating Panginoon. Where we need it, He gave it. Diba? However, at this point, ay meron din silang dapat malaman. It's not just comfort. Hindi lang din po yung mga promises ang kailangan nilang malaman. Diba?
And that is why in this chapter, actually this is his, kumbaga sa graduation, this is ito yung valedictorian speech. Tama ba? Parang valedictorian speech eh. Valedictorian speech na ng ating Panginoon yun sa mga disciples niya. Diba? And doon niya nasambit na kailangan nilang malaman nga na no one comes to the Father except through me. Sabi niya gano'n, walang makakarating sa panan ng aking Ama, kundi ako lamang, sabi ng ating Panginoon, Panginoong Jesus. Dahil, sabi nga, He is the way, the truth, and the life. Ang ating Panginoong Jesus ang nagsasalita po rito. Now, on the other perspective of this chapter, I want, kasi ito yung pinaka-point na kasi, that really, no one comes to the Father, kundi ang Panginoong Jesus lamang ang way. No one, nunca, nothing. But we'll see the other perspective of this chapter na ilalapit ko po sa titulo na yan, na napakaganda na makita natin itong perspective na to, na anong meron sa like Father, like Son na yan. Kung babasahin po natin yung mga words na yan, it is very common, right? Like Father, like Son. Napaka-common na po yan. Pero hindi po ba tama sa actual life? Tama po ba? Kasi, minsan, si Kuya Len, sinasabi nga namin, si Kuya Len, kamukha niya si Neneng. Tapos si Eldridge naman, si ate. Ayan. So, like father, like daughter, yata yun. Like father, like son. So, whether we like it or not, may mga similarities, o di kaya mayroon tayong mga traits na halos nagkakaparehas sa ating mga magulang, whether we like it or not. Diba? Now, in the case of the Lord Jesus Christ, it's true that the Son is exactly the image of the Father. Kaya po nang sinabi niya kanina, lahat ng na-claim ng ating Panginoong Jesus kanina sa scripture na yun, He is claiming that He is the exact image of God the Father. Diba? Therefore, Jesus and the Father are one. At alam po natin to. Alam, kung magbabasa po tayo ng Bible, nasabi niya na rin po ito, I and the Father are one. Sabi niya lagi, I and the Father are one. Diba? At marami po sa mga tao ngayon, magpasa hanggang ngayon talaga, hindi pa po, maraming hindi naniniwala talaga sa Panginoong Jesus. Na siya'y dumating na. Na siya'y yung Diyos na dumating. Na siya'y yung Misaya. Marami po. Even yung chosen country niya. Even them don't believe about Jesus Christ. That is why maraming mga tao, siguro, since hindi pa naman siguro dumarating yung Messiah, gumawa na akong mabuti. Kasi kung hindi man dumating yung Messiah, at least gumawa ka ng mabuti, yun yung kaliligtas ko. So, ang nangyari tuloy, ay ang salvation, naging by works na lang. Which is very far sa nasabi ng ating Panginoong Jesus mismo, that no one comes to the Father except through the Lord Jesus Christ. Because He is the only way, the truth, and the life. None ka. Ang Panginoong Jesus lang. None. But the Lord Jesus Christ. Now, nung nagugulungahanan po yung mga disciples, tingnan po natin. Look at how the first verse, how it was delivered. How it was delivered, and how He cemented His claims sa kanyang mga sinabi that He is God. Let's see. So John 14, 1-7.
Sabi niya sa verse na baka hindi ko nasama. Sabi niya sa verse 1, let your hearts not be troubled. So, huwag kayong mabahala. Now, on those words, sabi niya, let your hearts not be troubled. Huwag kayong mabahala. Jesus is just trying, or just telling us, or telling them, or telling us as well, that the Father and the Lord Jesus Christ are one. Ba't kayo mababahala? Kasama ninyo ako eh. Diba? Kasama ninyo ako. There's nothing to worry about. If I said, I and the Father are one, you don't have to worry. I create. So, baka iulitin niya lang yung sinabi niya kay Job. Nasaan ka nung create kong ang mundo? Diba? Pag nag-worry tayo, baka ibalik niya lang ulit sa atin yung mga katanong yun. And then, the rest na mga verses, cemented that Jesus and the Father are one. Believe in God, believe in me. Sabi niya ganun. Yan yung mga sumusunod. O nga naman, di ba? Kung naniniwala ka sa Diyos, ba't hindi mo paniniwalaan yung anak na siyang nagdala o na siyang nagpapakita ng mga nagagawa lamang ng Diyos Ama? Bumungay ng patay. Kaya ba? Hindi ko kayang gawin yan. Bilang tao lamang. Diba? Pero nagawa ng ating Panginoong Jesus. So, believe in God, believe in me. Tumutang sa dagat. Diba? Naglakad pala. Oh, lumulutang pa rin. Naglakad sa dagat. Yan. And what else? That same is that He is God. The claim that He is God. I go to prepare a place for you. Pag sinabi mo kasing, I go to prepare a place for you, sino pa nga ba ang makakaprepare lang sa heaven ng place? Who is the creator? Angels are not creators. They cannot prepare. They cannot create a room for each and every one of us. They are not creators, yung mga angels. And only the Lord Jesus Christ is. And He claimed it. Sabi niya, I go to prepare a place for you. Therefore, He is the Creator. Well, what else? I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. Katulad lang sinabi natin, Rina, kanina, ano yung nakikita niyo dyan? Well, that is our place. Diba? Pero, kung iisipin niyo, o nga naman, who can only take us from the dead? Who can raise up from the dead? The Lord Jesus Christ. And He claimed it. That He will come back and take us up with Him. Therefore, tayong mga patay, pagdating ng araw, itong katawang patay na ito, pagdating ng araw, ay siya niyang bumuhay. At Diyos lang magagawa nun. And what else? If you had known me, you would have known my Father. Diba? Napakalina naman na siguro yan. Sabi niya, ako na ito. Salamin na ito ng Diyos na hinahanap ninyo. Ito na yun. And even hindi ko na-explain yan, pero siya na mismo nagsabi, if you have known me, you would have known my Father also. And ang Panginoong Jesus na ang nagsasalita dyan mismo. But then, kung titignan rin po natin ng isang apostol sa Biblia, sinummarize niya ang claim ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya po sa Colossians 1:15, sabi niya, He is the image of the invisible God. Sino ba yung He? It's the Lord Jesus Christ.
Diba? Ito yung panahon ni Apostol Pablo. Apostol Pablo. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him, all things were created. Diba? Katulad ng sinabi ko kanina. All things were created. Even the place na i-create niya, yung mga rooms na i-create niya sa heaven. He will create the Lord Jesus Christ in heaven and on earth. You see? Visible and invisible. Whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him. Who is He? The Lord Jesus Christ. And for Him. Yeah? And He is before all things. And in Him, all things hold together. Pag wala siya, siguro yung mundo, babagsak na lang. Hindi natin alam kung saan pumunta. And He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. For in Him all the fullness of God was pleased to dwell. And through Him, to reconcile to Himself all things through Him. Kaya nga sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one will be reconciled to the Father except through the Lord Jesus Christ, through Himself only. Whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. At yan po yung pagkakaintindi. Yan po yung sinabi ni Apostol Pablo sa pagkakaintindi niyang claim or sa nakita niya sa ating Panginoong Jesus. That He is God. The Lord Jesus Christ is God. That the Lord Jesus Christ is and the Father are one. You see? So we need not huwag tayong mabahala. Diba? Sa Pilipinas dati, pupunta nga sila ng simbahan, pero hindi nila alam kung totoo nga bang ligtas na rin naman sila. And they were worried about it. Ang tagal na nilang pupunta sa simbahan, but then, still there's a question mark kung saved ba sila. Pero napaka simple ng inilatag ng ating Diyos for us to be saved. For ba? Accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acknowledge Him as your Lord. Repent. And mamaya, babalikan po natin yan. Babalikan po natin. There's important thing na kailangan ninyo makita at malaman po doon. So, huwag tayong mabahala. Because we have a Savior. Yung kasalanan na meron tayo noon, na inakala ng lahat, ay pupunta tayo ng impyerno. Of course, we will not because of the Lord Jesus Christ. Jesus is God incarnate. With all the power, the truth, and life of God. He is the exact image of God. In other words, He's saying you can trust Him completely, the Lord Jesus Christ. Because He is God. Sino pa nga bang napagkakatiwalaan niyo sa inyo? Naniniwala ka sa inyo, O Diyos. Tapos pagharap ng Diyos, ng Panginoong Jesus, andito nga ako sa harap mo. Hindi ikaw, ang Diyos. Maraming ganun po sa mundong ito ngayon. Hindi nila kinakilala ang Panginoong Jesus. So we can trust the Lord Jesus Christ completely. And I just want to, gusto ko naising it, no? God bless if you could say yung I trust you to our fathers and our parents, of course. Palain po kayo ng Diyos pag sinasabi na, even in verbal, that you trust your parents, your father, your mother. But you know what, mga kapatid, this ISO, ito yung nakita ko.
fatherhood is a role that I believe is a God-ordained. Fatherhood. I believe it's a God-ordained po yan. It's a God-ordained. At lahat ng tao na pinanganak ay nangangailangan ng pagmamahal ng isang magulang, ng isang tatay. Ng isang magulang. Lahat. Diba nga lagi natin sinasabi na kapag parang may kulang eh. May kulang sa puso ko eh. May kulang. At lagi rin natin sinasabi na ang Diyos lamang makakapagpunan yung kulang na yun, yung space na yun. But I want you to see something here, parents, fathers, mothers. You see, God gave us an opportunity to fill that space. God gave us an opportunity to fill that space as fathers or parents while we have our children on this earth. Why? Because as a father also. Ipinaparanas ko sa inyo mga anak ang pagiging tatay, ang pagiging parents. Fill that up kung ano yung nagkukulang sa inyong child. Fill it up. I can fill it up in one snap, yes. But you have to fill it up for you to see that I am filling you up also. At ganun ako mag-fill up sa'yo. Nung sinasabi mong may emptiness sa aking puso. So what do you have to do? Fill of the needs or that empty space of your child. And you will see yung pagkilos ng Diyos, the Father Himself. Now, parents, kapag po hindi pa ninyo nasasabihan ang inyong mga anak na mahal kita, o masabihan man lang na proud ako sa iyo, anak, Do it. It's not yet, you need to. It's not yet late. Kahit katatandaan na nila, you see, I'm already almost 40 and I received that word from my father. It's very fulfilling. It's very fulfilling. And I have found out from my earthly father that it's very important to say that to your children. It's very, very important. Why? Because God the Father is doing it as well to us. Our Father in heaven is doing it, telling us through the Lord Jesus Christ. Bata man yan, matanda man yan, nasa kulungan man yan. Sabi niya, mahal kita. Mahal kita. At ganun din po gawin natin tayong mga parents. Lapastangan man yung naging lapastangan man siya, makulit man siya, basagulero man siya. It's not, hindi po masama nasabihin na mahal po siya. Mahal kita. Baka nga magbago pa eh. Diba? Baka nga magbago pa. Ang sabi ng Diyos sa mga, mahal kita. Kahit nineneglect mo ako, mahal kita. Even if you're avoiding me, I will always take you back. Marami na nag-invite sa'yo, pero ina-avoid mo. Hindi mo alam yung nag-avoid sa'yo. Ay, yung nag-invite sa'yo, nag-avoid. Nag-invite sa'yo, ginagamit lang pala ng Diyos for you na mabalik sa kanyang piling. Sabi ng Diyos, mahal kita. Kaya binabalik kita sa akin. Ano man ang mga nakaraan mo, kakalimutan ko yun, di ba? Sabi ng Diyos. That He is not keeping.
anything na kinasama mo. But you have to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Balikan natin na yan mamaya. And you know, the God the Father also, He said, I'm proud of you if you are in my Son. Ito po yan. He's saying that to us. Because I am pleased with my Son. Totoo nga ba yung sinasabi ni Kuya Joel? Sige. Sabi po niya sa Matthew 3:17, nung after na-baptize ang Panginoong Jesus. Sabi niya, and behold, a voice from heaven said, this is my beloved Son, whom I am well pleased. So if you are with my Son, I am well pleased to you also. And I am proud of you. You know, nothing makes the Father happier than to see their son and daughter na maging obedient, of course. Yung obedient talaga ng anak ko, di ba? Successful. Yan. Diba? And of course, including God the Father. Pag nakikita niya tayong maging obedient, nakikita niya tayong successful in life, He is also happy. He is joyful. That includes the God the Father. Father to whom? Dahil hindi lang Father to Jesus, kundi tayo rin po. He is our Father. At mamaya makikita po natin yan. Why? Paano siya naging tatay natin? O ama natin? Of course, we are the children of God. Diba? And sabi nga po sa 1 John 3 that we are now the children of God. Kung meron po kayong mga Biblia para makita nyo po talaga, makonfirm nyo, punta kayo sa 1 John chapter 3, nandun po sabi nyo that we are now children of God. And also, the supporting verse sa Romans 8:17, sa sinabi niya rin po doon, now, if we are the children, then we are the heirs, tagapagmana. Tagapagmana, heirs of God, and co-heirs with Christ. Diba? Parang share tayo. Share tayo. If indeed we share in His suffering, in order that we may also share in His glory. Then think about that, no, mga kapatid. We are going to share everything that the Lord Jesus Christ has. Diba? Kung anong meron ng ating Panginoong Jesus, we are the co-heirs. Napakaganda ng promise ng Diyos, no? Na kung anong meron ng ating Panginoong Jesus. But you know what? Ang mabuting ama daw, of course, hindi na lang basta nagpaparaya sa anak. Hindi po ba, mga tatay, mga parents? Hindi basta-basta yan nagpaparaya. Na kapag may gusto ang anak, gusto ko yan! Bigay agad. Diba? May spoil naman po yung mga anak. May spoil naman po. Hindi basta-basta nagpaparaya. Just like our God. God the Father literally put Jesus through Him. What I mean is, yung mga latay niya. Yung mga latay niya. And most good fathers will discipline their children and give them rules and guidance. Diba, sabi nga sa Hebrew, diba? Na ang ama, ang Diyos, disciplines who He loves. Diba? Kaya kita din i-discipline yung anak kasi anak kita. You're my child. Hindi kita child kung hindi kita din i-disciplina. Magtaka ka na kung lahat hayahay sa buhay mo.
at walang pagdidisiplina ang Diyos sa buhay mo. Walang ginamit ang Diyos para disiplinahin ka. Kaya ang Diyos is a good, good Father. The goodness of God, discipline is part of the goodness of God. At yun, ang mga mabuting ama daw, mga mabuting parents daw. They know how to discipline their children. So, in God, we have this example of Father and Son. Libora, nakita niyo po ba yun? Sa chapter na ito. In God, pinakita niya the example of a Father and Son. And we can be both as well. We can be both. We can be parents and we can be a child. At napakaganda po yun. How? Of course, we have the Bible. The instruction and the example na ipinakita ng Diyos mismo. Siya and through the Lord Jesus Christ. But of course, be very careful. Hindi magpapaantig, hindi magpapatalo ang kalaban dyan. Hindi magpapatalo si Satanas dyan. Kung ano man ang sinusubo, kahit kung ano man ang natatanggap natin sa Diyos, so, nagsusubo rin yan. Nagpapakita rin yan ng mga makinang sa ating mata. Namamaya-maya, we fall off from the will of God. So, we have to dapat makita natin very distinct kung ano ba ang will ng Panginoon. At makikita po natin yan mamaya sa bandang uli. Sasabihin niya, makikita natin how. So see, this is just the realm of yung sinasabi ko kanina. Andyan pa lang tayo, di ba? Jesus and the Father are one. Because this is just the realm of parenting, being the obedient and the parent. Obedient child and the parent. Now, question. Kaya ba natin both? Kung paano ginawa ng Diyos Ama at paano ginawa ng ating Panginoong Jesus? Kaya ba natin both? We can discipline and we can be also an obedient child. Of course, we can. And so, in our second point, Jesus' relationship with the Father. And that is what we can have on our scripture also. We can see the relationship of Jesus Christ with the Father. So what can we see there? Sa scripture natin kanina. First, Jesus loved the Father, of course. Siyempre naman, napaka-obvious. Ang babaw naman niyang kuya. Of course, love na lang niya yung Father niya yun. Diba? Jesus loved the Father. Paano? Because He did everything. Katulad ng mga inawit natin kanina. Jesus did everything what the Father's will is. That's how He loves the Father so much. Well, you might say na, actually, remember, Kuya, di ba ang Panginoong Jesus sa garden? Diba, sabi niya nga, if this cup could be taken away from me, sabi niya ganun, di ba? Humiling siya, pero hindi pinagbigyan ng Diyos. Di ba? So parang sinasabi ng Diyos dun na, di mo naman ako mahal. Take this cup away from me. Pero hindi po yan yung ibig sabihin niya. The bigger request was Jesus wanted to save the mankind. Ano lang yun? Of course, Jesus knew the pains. And as a human,
Para bang idaday mo yun? Masakit yun eh. Of course, Jesus knows the pain. Yung dadanasin niya sa cross. Yung dadanasin niyang latay. Yung cup na yun, madaranasan niya. At masakit yun. At bilang nasa flesh, idaday mo yun if you could take this cup from me, away from me. But no, you see the relationship there. From there on, that Jesus wanted to save mankind. That He is willing to take, even if it costs His life. Well, He know that it will cost His life. Pero kahit na alam niyang masakit, kaya niya sinabi, can you take this cup away? Kasi alam niya masakit ang mga latay na yun. But because of my relationship to you, O Father, let's do it. Sige. But not my will, Father, but yours be done. I trust you that much. Parang sinasabi niya. That's how much I love you. Now you see that relationship. Diba? Siguro kung ikaw na anak, ikaw na anak, makikita mo yung tatay mo ay parang pinapain ka na. Bilang tao siguro, lalayasan mo yung tatay mo, no? No. Pero hindi eh. Tignan niyo yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. How He loved the Father so much. That relationship na meron sila. That He wills the will of the Father. Ginawa niya yung will ng Diyos Ama. That He will do everything that the Father wanted Him to do. Even to the point of death, even to the yung sobrang sakit na mararanasan niya. Now, gaano kadalas o gaano natin kaalam ang gusto ng Diyos na dapat natin gawin? But simply, I'm asking, how do you love the Lord so much? Gaano natin kaalam ang gusto ng Diyos na dapat natin gawin? How do you love Him so much? Ah, alam ko yan, kuya. I'll just do the Great Commission. Alam ko yan, alam ko yan, kuya. I'll just have my faith unto God. I'll just be obedient. Magbabasa lang ako ng Biblia, oh. Okay na ako. That's how I love God. Pero alam po ba natin yung sinasabi natin pag ganun lang? Baka hanggang sa salita lang po yan. Hanggang sa salita lang. Gaano kadalas natin nagagawa yung mga yan? Great Commission na yan. Gaano natin kadalas nagagawa yung faith na yan? Gaano natin kadalas ang mag-obey? Gaano na tayo kadalas magbasa ng Biblia? Gaano tayo kadalas magmahal lang hindi dapat, hindi ka mahal-mahal, sabi nila. Gaano kadalas? And that's simply saying, how do you love God so much? Well, I know myself that I too fail. Amin ko po yan. Even I'm preaching here already, I'm failing also. But I will not justify, tao lang ako eh, hindi. Because I know, I was created in the image of God. Ha, kuya? Amen. Balikan natin. You know, sa akin sa akin, that instead, I trust God na yung dapat kong gawin, parang nalilimutan ko siya in some things that I do. Aminin natin o hindi. Totoo yun.
sa pang-araw-araw ng ating buhay, sa ating pagkilos, sa ating mga iniisip, sa ating mga sinasabi, sa ating pananalita, nakakalimutan natin ang Diyos. Aminin natin o sa hindi. Totoo po. Even me, I'm not excused. I do things myself sometimes, or perhaps most of the time, ay nakakalimot na isama sa scope ang Diyos. Totoo po. At lagi natin sinasabi, in all that we do, I do it for the glory of God. Really? But you see what Jesus showed us, kung ano yung pagkita ng ating Panginoon. How He loves the Father so much. Masakit man, gagawin niya pa rin ang will ng Diyos. Gagawin niya pa rin. That even He didn't really want to go through that some of the things that are going to happen if you obey God. Na kahit na napakahirap yung pinapagawa ng Diyos to endure that kind of thing. But if you endure that thing na pinapagawa ng Diyos, you can trust the end result. Na kapag nalampasan mo yung Lord, na-endure natin yung pinapagawa ng Diyos, o di kaya yung pinahintulutan ng Diyos na dapat mong malampasan, we can trust the end result. Kaya ko pala. All we have to do is to trust unto the Lord. Kaya ko pala. And all we have to do is to love God. Do whatever He said. Do it everything for the glory of God. Sabi nga. Diba? Pala yung verse niya. Yan. Do you not believe that I am the Father and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own authority. Meaning to say, hindi siya ang Panginoong Jesus. He's not doing by himself, but it's the Father in him. The Father who dwells in him. And number two, of course, sinabi ko kanina, Jesus trust and obey the Father. And that's what's behind sa John 14:12. Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do. And greater works than this will He do, because I am going to the Father. Nung sinabi niya, whoever believes in me will also do the works that I do, meaning to say, ito yung ginawa ko noon sa Diyos Ama. I just trusted Him. I obeyed Him. So whoever believes in me, kaya niyo rin gawin yung pinagawa ng Diyos Ama sa akin. Kaya niyo rin. Jesus trusted God, the Father, so much. Now, first of all, ito yung sinasabi ko. First of all, mga kapatid, whoever believes in Him will also do the works that I do. Yung isalitang believe is very important, gaya ng sinabi ko kanina. Lagi kasing nagagamit ng Christianity itong word na ito, believe. Believe a lot. Believe. Believe in the Lord Jesus Christ. Yes, of course, believe. But what is it that you need to believe? Believe the truth. And even Satan, he believes the Lord Jesus Christ. Diba sinabi nga eh? Nanginginig kong araw sila eh.
They believe. Satan also, the devils and Satan believe the Lord Jesus Christ, pero nanginginig sila. Tingnan niyo, mga demonyo nga, nanginginig sila sa Panginoong Hesus eh. Tayo, hindi. Uy, nakakahiya yan sa Panginoong Hesus. Hala ka, kinuha mo yung toothpick niya. Diba? Kukunin pa rin. Sa loob pa ng simbahan. Pero ang demonyo, pag narinig nila ang pangalan ng Panginoong Hesus, nanginig po sila. You see the difference of... Hindi kasi nasabing parang mas magaling pa yung mga demonyo, ah. Now, yung salitang belief is very important. Even in the New Testament, it says that the word believe is putting in trust in Him. That's belief. Hindi lang yung basta naniwala ka. But you are putting your trust in the Lord Jesus Christ. Kung basahin po natin yung New Testament, the word believe is the same as putting your life in trust with the Lord Jesus Christ. Putting your life. So we are giving to Him, trusting Him to take care of our life. Kaya naniniwala pa rin ako, and I believe even the pastors here, naniniwala ako na hindi lahat po ng nasa loob ng simbahan ay ligtas. Of course, meron. May mga kapatid. But we have to admonish them. What? Ano nga ba yung tinanggap nilang kaligtasan? O ano nga ba yung tatanggapin nilang kaligtasan? So we have to tell them, what is this belief? What is this belief? They were told to just need to believe that just the Lord Jesus is existed and died on the cross. But many are never told that you actually have to put your life and trust to the Lord Jesus Christ. They just told to believe. Pero hindi sinabi na you have to put your life in His hands. That He actually purchased you and the church through His death. And that real repentance, and there's no salvation without repentance. Because the Lord Jesus Christ Himself did the same thing. Jesus totally surrendered to the Father. Now, the Christian life is the life and character of Jesus. The Christian life and the life and character of Jesus have to do with the surrender. Tatayo. So, kita nyo, mga kapatid, that surrendering has something to do with a Christian life. And this surrendering is the least thing na ginagawa ng mga Kristiyano. Totoo po yun. This surrendering is the least thing na ginagawa ng Kristiyano. And Jesus surrendered all His rights, all His human will and desires to God. He showed an example how to surrender. And you see there how the relationship is. That if you surrender yourself to your parents, or sa God the Father, then you can see the relationship there.
Lord. Sinasabi mong Lord, pero ang nagagawa mo, ginagawa mo pa rin yung gusto mo. That's not surrendering. That's not surrendering at all. Lord! Gumaganon pa rin. Diba? That's not surrendering at all. Now, if you had a perfect father, of course, you would surrender to him. Because you trust him, you know him better than you. If you have a perfect father. And who is that perfect father? Well, of course, the Lord Jesus Christ. Because Jesus and the Father are one. Saan pa nga ba nang galing yung Father knows best? Hindi ba sa Bible din lang? Rin lang. Parang katulad nung advertisement na laging sinasabi, you're the man. Di ba sa Bible din lang? Parang halos lahat ng mga famous words galing din naman sa Bible. Yung mga yan. And you see there, sa scripture natin, how is the intimate relationship of the Lord Jesus Christ with the Father. That He is willing to give up everything. He is willing, He is there to trust and obey what the will of the Father is. And that He is there to surrender Himself. That I am not in control of myself anymore. But the Father. Point number three. What we can see in the scripture also. God's image, God's likeness. Right? Number one, man was designed in his image and likeness. Kaya yung sinasabi ko kanina, ha kuya? Kung sinabi mo, you are created in his image? Yes. Saan natin mababasa yan? Genesis 1:26. Then God said, let us make a man in our image. After our likeness. And let them have dominion over the fish and of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over the earth and over everything creeping. Things that creeps on the earth. So, nakamali pa ba ako sa sinabi ko kanina? The Bible, it's in Biblia na mismo nagsabi that we were created sa image ng Diyos. We were created sa image ng Diyos. Kaya nga sinabi ko kanina, di ba? Na Jesus is the very image of the invisible God, the Father, according to Colossians. But according also sa Genesis 1:26, that this flesh on this earth is created in the image of God. Pero nakalabo-labo yun eh. Nakalabo-labo yun nung dumating yung original sin. yung nagkalabo na yun, naging malabo na yun yung image na yun ng Diyos sa atin. Naging malabo na po yun. But ito exciting. Hindi doon nagtatapos. Dahil pinalinaw ulit ng Diyos that we are conformed to the image of His Son. See? Salvation is designed to reconfirm us to His image again. You see? Salvation is designed to reconfirm us to God's image and to God's likeness. That He is returning us back to Genesis 1:26. And that is the perfect state that we have before. Ano ba yung sinabi dyan? Romans 8:29. For those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. So, see?
Ito yung ano, doctrine of election, pinag-aaralan na po natin yun sa Wednesday. Kaya napakaganda po, mga kapatid, na umattend po tayo. Kung hindi man kayo maka-attend dito sa Bible study physically, umattend po kayo online. Napakaganda po ng mga pinag-aaralan every Wednesday. Every Wednesday. These are the doctrines na kailangan nating malaman. At napakapalad po tayo dahil ang simbahan na ito ay nagkakandak po ng libre. Yung mga pinag-aaralan po sa mga universities, yung mga nagpapastor, inihahayag po dito, pinag-aaralan po dito. Yung DCL, yung mga yan, mga doctrinal studies. Kaya napakaganda po. And we see there. Kaya balik tayo. Balik po tayo. Yan. Diba? Nung nawala po yung original state natin because of sin, and again, because of the love of God, the relationship of the Lord Jesus Christ and the Father. At ito ang nangyari. Yung salvation na yun, conform us in the image of His Son. Conform us again to the image of God. Diba? And just the same, nawala yung ano ba yan. And we can see, kagaya ng sinasabi ko, yung relationship nila, yung pag-surrender ng ating Panginoon, the total surrender to the Father conformed us to our original state. 2 Corinthians 3:18. But we all, napag-aralan to ng Acts, 2 Corinthians 3:18, but we all, the unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. So you see, lahat po tayo na nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Yung talukap, ano ba yung tayo doon? Yung veil na nasa ating mukha o saan man, wala na yun. It is unveiled. Therefore, nakikita natin yung aninag. The glory of God, and that glory transcends to us. And that we are becoming from glory to glory, the same to the image of His Son. Diba? At napakaganda, di ba? Really, God's image, God's likeness, sino pa nga po ba yun? Kung noong una ay nawala, sino pa nga po ba yung God's image and God's likeness ngayon? Kundi ang ating Panginoong Jesus, di ba? Ang ating Panginoong Jesus lamang. Siya lamang at wala ng iba. And the best way to tell if someone is really a Christian is to see how over the time kung paano sila nagiging Christ-like. That's the best way to tell someone is really a Christian. Katulad ng sinabi ng verse na yan. Over time, nagiging Christ-like po sila. Pananamit nila, pagkilos nila, yung paningin nila, pananalita, how they think, yung wisdom na nanggagaling sa kanila kapag sila'y nagkikipag-usap sa tao. Kaya lagi nating sinasabi, yung mapak pa lamang, alam mo ng Kristiyano. Di ba? Yung mapak pa lamang. Because it's easy to say, you have faith, mga kapatid. It's easy to say you have faith. Pero sabi nga sa James, show me your faith. Show me your faith. At matandaan ko yan kay Pastor noon. Matagal na. Nung medyo yung mababa. I have faith. Sabi nung ganun. Pero nung naisermon ng Pastor yan, nga, show me your faith. It should be visible as you surrender more and more to the Lord. Your faith should be visible more and more.
Now, itakal ko lang konti ng yung ising about sa discipleship. Malapit na po tayo. I'll just talk a little about discipleship, which is the ultimate purpose of the church, according po sa ating Panginoong Jesus. No? He discipled by example, the Lord Jesus Christ. He discipled by example, as well as by teaching. He exampled by teaching. And giving opportunities for His disciple to practice being like Him. Di po ba? Ang Panginoon, naging disciple po siya. Nag-disciple po siya. At nagbigay po siya ng pagkakataon sa kanyang mga disciple to practice it. Lalo na po nung umakyat na po ang ating Panginoong Jesus at bumaba ng Holy Spirit. Mas lalo nilang na-practice yun. Mas lalo nakita sa kanila yung pag-disciple. At lalo na, nakita natin lalo, mas kitang-kita lalo kasi sa buhay ni Apostol Pablo, kasi andun si Timothy, marami siyang mga, sabi natin, deacons, nakasama at nabanggit sa mga epistles ni Pablo. So that is discipleship, which is very important. The ultimate purpose of a church is to disciple, according sa ating Panginoong Jesus. Now, parents, fathers, we can take his example in starting in our families. Lagi nating sinasabi, magsimula tayo sa ating sariling, sa ating bahay, Jerusalem. We can disciple our children by being like Jesus. Ngayon yung anak ko, si Joshua, bagamat napakaliit pa po, nasa chapter 5 na po siya nandyan. Tinatimingan ko po siya na habang nakatitig sa akin ganyan, ano kayo pagsasabi ng matandang total? So, pero binabasahan ko po siya ng Biblia. Nakatapos na kami yung 5 chapter ng John. Even though I know, hindi po siya nakakaintindi. But I want to practice yung batang yun makapakinig ng salita ng Diyos. We can disciple our children. Dahil lang Panginoon at ang Ama ay yun din naman ang ginawa niya sa atin. Through surrendering to the Holy Spirit, ganun din naman ang ginawa ng Diyos, Panginoong Jesus. He surrendered. We can teach and give opportunities to practice our children how to disciple. Diba? Marami pagkakataon na pwede nating i-disciple ang ating mga pamilya, and then there will come a time na sila rin po magdi-disciple na rin po. Hanggang mamaya, lumaki na yan. Diba? Yung mga disciples who are obedient. Diba? The followers of Jesus can disciple others through being like Christ and teaching people about Christ. So, do not be afraid. Sabi na nga ati Panginoon kanina, huwag kayo mag-worry. Ang si Moses nga, sabi niya, startled siya eh. Ang ginawa ng Panginoon, na naglarasong ka pa, yan si Aaron. Diba? Naglarasong ka pa. Yan. So, yung ginawa ng ating Panginoon, that is the biblical model of discipleship. Then we unleash those people to practice. We gawin natin kung paano yung ginawa ng ating Panginoon, kung paano siya mag-disciple, and we also unleash those people to practice how to disciple also. Diba? And that's how the church should be. Disciples being made in the church who then disciples others. Yan. And discipling someone is making someone in the image of God. Bringing him back to the image of the Son.
So it is very, very important to disciple someone. O sabihin na natin, lagi nating ginagamit iti-Timothy ko yan. Kasi nga si Pablo, ganun ginawa niya eh. Tinuruan niya talaga ng tinuruan si Timothy. And until such time, si Timothy rin naman, may inawa ka ng church. Diba? Nung mahayo na siya rito kung saan man siya ipadala ni Pablo. Yan. And they are not afraid. They are not worried. Why? Because they are already yung realm na sa Corinthians na yan. They are already transformed into the same image like the sun. So, here's what I want. I was asking myself the whole week, from 3 weeks, from nung nanganak ang aking misis. Alin? Diba? Nung nanganak siya, I thought of something. I gave it a challenge to myself. And I want to share it to you. Are you like your Heavenly Father who showed Himself in Jesus? Now, as a parent, as a father, as a mother, at yung mga hindi pa po, wala pang anak. And vice versa. Or say for example, kahit wala pa kayong anak, meron naman kayong dini-disciple. Diba? Are you like your Heavenly Father who showed Himself in Jesus? You can answer that to yourself. Are you more like your earthly father than your heavenly father? Who you want to be? Eh, kung mabuti naman ang tatay ko, why not both? Eh, sabi natin, ano nga tatay ko, hindi nga ano. Then go to the good father. When we honor the Father in our lives and in our church, of course, that is the pastor. So should we also be honoring our Heavenly Father every day? Kung labis na lang na pinapakita mo yung respeto mo sa iyong tatay, sa iyong pastor, is it the same thing? Na pagpapakita mo ng honor sa ating Diyos Ama sa langit? Is it the same thing? How? Inu-honor ko nga yung pastor eh. Ino-honor ko yung father ko eh. May kagalit ka naman na iba. Diba? Then you're not honoring the Father in heaven. Bago ka muna. Sabi niya, bago ka muna magpatawad. Bago ka muna kita patawarin. Bumalik ka muna sa ano. Patawad ka muna. Those are the things na nakita ko in my first day of, or in my first weeks of being a father. I thought of the Lord Jesus Christ. I thought of the Father in heaven. Agad-agad. Lord, this is fatherhood. This is you. This is parenthood. Though some of you are not yet parents, but you can be, sabi na spiritual parents, sabi nila. Pag nagdi-disciple ka na. Lagi may narinig ako, you are the spiritual father, sabi nila. Or spiritual mother, sabi nilang ganun. And these are the things that convicted me. Is that the thing about the Lord Jesus Christ. What did He do to me while I was a sinner? Pinagtiyagaan niya tayo. Hanggang bumalik tayo. The same thing, nung bata pa tayo, pinagtsatsagan tayo ng mga magulang natin. Diba? And also, those children, us children, let us honor our father and mother. Kung hindi pa natin nasasabing I love you, say it also now. Say it also now. You need it.
you need it. And that if you honor your father and mother, that is the same thing. That you are like father, like son. That they love each other. They have a good relationship of each other. And that their will are the same. And we must be the same. We Christians, like father, like son. That if Christ is father-like, Christian must be Christ-like.